Maganda ang araw at ang bawat isa. Narito tayong muli sa ating Valenzuela Facebook Live para sa asignaturang Filipino sa Piling Larang Teknikal Bokasyunal. Ihanda ang sarili para sa ating pagtalakay sa ikalawang quarter, ikatlong linggo, ikalawang aralin, ang Paunawa, Babala at Anunsiyo. At upang ating maging gabay, narito ang pinakamahalagang kasanayang pampagkatuto na dapat inyong matamo sa araw na ito. Una, naililista ang mga katawagang teknikal kaugnay ng napiling anyo. Ikalawa, nalalaman ang kahulugan, katangian at halaga, halimbawa, ng paunawa, babala at anunsyo. Simulan natin ang ating pagtalakay sa pamamagitan ng panimulang gawain na I saw that sign. Panuto, tukuyin kung saan ang lugar matatagpuan ang sumusunod na simbolo. I-type sa comment section ang sagot. 5 segundo para sa pagsagot sa bawat bilang. Para sa unang item, pamilyar ka ba kung saan makikita ang mga simbolong ito? Saan mo ito nakita? I saw that sign. I-type sa ating comment section ang inyong sagot. 5 segundo. Ang tamang sagot ay paaralan. Ang mga simbolo para sa tawiran ng mga bata, bawal bumusina at no ID, no entry ay karaniwang makikita sa ating mga paaralan. Para sa ikalawang item, saan mo madalas makita ang mga simbolong ito? I saw that sign. 5 segundo. Ang tamang sagot ay simbahan. Ang mga paskil na nagsasaad ng edad na pinapayagang papasukin sa simbahan at mga simbolong bawal mag-ingay at pookdasalan ay kadalasang makikita natin sa mga simbahan. Dumako tayo sa ikatlong bilang. Saan makita ang mga simbolong ito? I saw that sign. 5 segundo. Ang tamang sagot ay comfort room. Ang simbolo ng lalaki at babae, babala para sa basang sahig at pagbabawal sa pagdumi ng hayop ay karaniwang makikita sa mga palikuran o comfort room. Para sa ika-apat na bilang, saan madalas makita ang mga simbolong ito? I saw that sign. 5 segundo. Tamang sagot ay fast food restaurant. Ang mga paalala tungkol sa physical distancing, pagbabawal sa paninigarilyo, gayon din ang simbolo para sa burger at drinks ay makikita natin sa mga fast food restaurant. Para sa huling bilang, saan mo madalas makita ang mga simbolong ito? I saw that sign. 5 segundo. Ang tamang sagot ay grocery at supermarket. Sa kasalukuyan, ang pagsuot ng face mask at paghihintay na tawagin ng kahera, gayon din ang simbolo ng grocery cart ay makikita sa mga supermarket. Mahusay ang bawat isa. Maraming salamat sa inyong pakikisa sa ating panimulang gawain. Ang mga simbolo at paskil na ating inisa-isa ay ilan lang sa mga halimbawa ng pagpapabatid. Patalastas ang pangkalahatang tawag sa anumang pagpapabatid tulad ng paunawa, babala at anunsyo na nagsasaad ng mahalagang impormasyon para sa mga babasa nito. Samahan niyo ako sa pagtalakay sa ating aralin ngayong umaga hinggil sa paunawa, babala at anunsyo. Unahin natin ang pagbibigay kahulugan sa paunawa. Paunawa ay isang mensaheng nagsasaad ng mahalagang impormasyon na nagsasabi rin kung ano ang maaari o hindi maaaring gawin. Maaari din itong pumaksa sa anumang pagbabago o paglilinaw ng nauna nang nabanggit na impormasyon. Suriin ang paunawang inilabas ng Valenzuela City Government higil sa pagbubukas ng Valenzuela City Family Park sa publiko. Ayon sa paunawa, matapos buksan ng Valenzuela City Family Park sa publiko ay naobserbahan ang mga naging paglabag at hindi pagsunod sa mga itinatlang patakaran sa parke. Kaya naman, pansamantalang isasara muli ang parke simula sa Nobyembre 18, 2021 sa publiko. Sa paunawang ito, mababasa natin ang mahalagang mensahe mula sa pamahalaang lokal ng Valenzuela hinggil sa muling pagsasara ng Valenzuela City Family Park sa publiko. Ngayon din, inilabas ang paunawa upang ipabatid ang pagbabago sa naunang anunsyo matapos maobserbahan ang mga paglabag sa mga alituntunin nito. Isa pang halimbawa ng paunawa ang makikita sa ating screen. Sa paunawang ito,
ipinaaalala ang wastong paggamit ng tablet at smartphone mula sa pamahalaang lungsod ng Valenzuela. Nakasaad sa Paunawa ang mga dapat at hindi dapat gawin sa paggamit nito, tulad ng paggamit ng gadget sa panonood ng FB live stream at pagdalo sa mga follow-up discussion. Gayun din ang maingat na paggamit at pagtatabi nito sa isang maayos na lalagyan pagkaraang gamitin. Ang huling halimbawa ng Paunawa ay mula pa rin sa ating pamahalang lokal. Pansinin, ang Paunawa ay pumapaksa sa muling pagbabawal ng pagkuha ng vault trace QR code ng mga kabataang may edad na 17 taong gulang pababa. Ang Paunawa ay naglalahad ng mahalagang impormasyon hinggil sa pagbabawal sa pagkuha ng QR code ng mga menor de edad. Ito rin ay naglilinaw na hindi na rin muna magagamit ng mga kabataang may edad na 17 taong gulang pababa na nauna nang nakakuha ng vault trace QR code ang kanilang vault trace hanggat hindi pa muling pinapayagan ng pamahalaang nasyonal ang paggamit nito. Ikalawang paksa, ang babala. Ang babala ay isang uri ng patalastas na nagsasaad ng mga maaaring maging panganib sa buhay, estado o nararanasan ng tao. Malaki ang naitutulong ng babala upang maiwasan ang mga sakuna, aksidente at iba pang hindi kanais-nais na pangyayari sa isang individual, maaaring sa pamagitan ng salita o larawan maisaad ang isang babala. Narito ang isang halimbawa ng babalang simbolo. Ang larawan ay nagsasaad na ang daan ay mapanganib dahil sa posibleng paghuho ng lupa. Sa pamagitan ng larawang simbolong ito, mabilis na naitatawid sa mga motorista ang mahalagang mensahe ng pagbababala sa posibleng pagguho ng lupa sa daan kaya kinakailangan ang lubos na pagmamasid at pag-iingat. Narito naman ang halimbawa ng isang babalang pasalita mula sa Metro Manila Development Authority o MMDA. Makikita sa babalang walang tahawiran na kamamatay ang tuwiran at walang paligoy-ligoy na pagbababala sa mga mamamayang magtatangkang tumawid sa mga delikadong kalsada sa kamay nilaan. Kung minsan, matatagpuan na magkasama sa isang paskil ang babalang simbolo at pasalita tulad ng halimbawa na makikita ninyo sa inyong screen. Mapapansin na bukod sa simbolong larawan ay may nakasulat rin na babala sa dalawang wika, bawal manigarilyo at no smoking. Bagaman, iisa ang mensahe ay itinawid ng babala ang pagbabawal manigarilyo sa dalawang paraan, ang babalang simbolo at pasalita. Ikatlong paksa, ang anunsyo. Ang anunsyo ay isang uri ng patalastas na nagbabahagi ng mahalagang impormasyon na nakapagbibigay ng sapat na kaalaman sa mga babasa nito. Ito rin ay pagpapabatid o panawagan hinggil sa mga importanteng gawain tulad ng bagong tuklas o labas na produkto, isasagawang programa, makabagong tuklas na kalaman, gagawing kaganapan at marami pang iba. Narito ang ilang mga halimbawa. Makikita sa screen ang anunsyong inilabas ng pamahalaang lungsod ng Valenzuela hinggil sa isasagawang COVID-19 vaccination para sa mga bata at kabataan sa kasalukuyan. Pansining nakasaad sa anunsyo ang mahalagang detalye tulad ng kakailanganing dalhin sa araw ng pagbabakuna, mga tagubilin para sa guardian na kasama, at mga dapat ihanda ng mga may comorbidity na bata. Sa pamamagitan ng ganitong anunsyo ay nagagabayan ang target na babasa sa mga mahalagang detalye hinggil sa isasagawang pagbabakuna. Tunghayan natin ang ikalawang halimbawa nasa screen. Ito naman ay isang anunsyo ng pamamahagi ng pamaskong handog para kina lolo at lola sa naprograma pa rin ng ating pamahalaang lokal. Mababasa dito ang petsa, kung kailan at saan kukunin ang mga pamaskong handog ng isang particular na barangay, gayon din ang ilang mga tagubilin sa pagkuha nito. Sa pamamagitan ng pagpapalabas ng ganitong anunsyo ay nagbibigyang linaw ang mahalagang detalye hinggil sa idaraos na mahalagang gawain o aktibidad. Ngayong nabatid na natin ang kahulugan, katangian at halimbawa ng paunawa, babala at anunsyo ay mainam na malaman rin natin ang ilang mga bagay sa pagbuo ng mga ito. Narito ang mga dapat isaalang-alang sa pagbuo ng paunawa, babala at anunsyo. Una, mga dapat isaalang-alang sa paggamit ng wika. Gumamit ng simple at mabilis na maunawa ang mga salita.
tandaang naglalaman ng mahalagang impormasyon ng mga paunawa, babala o anunsyo, kaya't marapat lamang na madaling maunawaan ng mga mambabasa ang mga salitang gagamitin dito. Ikalawa, iwasang maging maligoy ang mga salita at paglalarawan. Tandaang kailangang maitawid natin ng malinaw ang mensahe ng isang paunawa, babala at anunsyo. Mas mabilis na maitatawid ang mensahe kung direkta at hindi maligoy sa pagbuo nito. Gayun din, maaaring magdulot ng kalituhan sa mambabasa ang pagiging maligoy sa salita at paglalarawan. Huli, pukawin agad ang atensyon ng mambabasa. Ang mahabang teksto ay nakatatamad basahin, kaya dapat isa-isip ang maikli ngunit masining na paglalahad. Makatutulong din ang pag-highlight sa mahalagang impormasyon upang mabilis na makuha ng mambabasa ang mahalagang detalye sa bubuing paunawa, babala at anunsyo. Gabay sa paggamit ng larawan at simbolo sa pagbuo ng mga paunawa, babala at anunsyo. Una, gumamit ng larawan o infographics. Mas magiging nakapupukaw pansin ang bubuing paunawa, babala at anunsyo kung lalagyan ng mga larawang nakaakit sa mata at magpapatibay o magpapaliwanag ng mahalagang mensaheng naitawid sa mambabasa. Ang paggamit ng infographics ay makatutulong na higit na maging maayos, organisado ang pagtatawid ng mensahe sa mambabasa. Ikalawa, tiyaking may kaugnayan na larawan sa paksa ng bubuing paunawa, babala at anunsyo. Isaisip na hindi tayo naglalagay ng larawan ng basta-basta. Tandaang ang larawan ay hindi lamang dekorasyon sa mata, kundi may layuning higit na mapalinaw ang mensahe ng bubuing patalastas. Kapag hindi malinaw ang larawan o simbolong ginamit sa patalastas, makalilikha ito ng kaguluhan o kalituhan sa babasa nito. Upang higit nating matandaan ang mga tinalakay ngayong umaga, ay balikan natin muli ang tatlong uri ng patalastas. Una, ang paunawa ay isang mensaheng nagsasaad ng mahalagang impormasyon na nagsasabi rin kung ano ang maaari o hindi maaaring gawin. Maaari din itong pumaksa sa anumang pagbabago o paglilinaw ng nauna ng nabanggit na impormasyon. Ikalawa, ang babala ay isang uri ng patalastas na nagsasaad ng mga maaaring maging panganib sa buhay, estado o karanasan ng tao. Maaaring sa pamamagitan ng salita o larawan, maisasaad ang isang babala. At huli, ang anunsyo ay isang uri ng patalastas na nagbabahagi ng mahalagang impormasyon na nakapagbibigay ng sapat na kaalaman sa mga babasa nito. Sa madaling sabi, ito ay paunawa kung nagpapabatid ng dahilan sa kung anumang pagbabago o nangyari na kaiba sa nakasanayan. Babala kung magpapabatid ng maaring maidulot na kapamaha, kapahamakan o pinsala. At anunsyo kung magpapabatid ng mahalagang detalye hinggil sa isang katunayan, kaganapan o kapakanan. At upang selyuhan ang ating pagkatuto ngayong araw na ito, magsagawa tayo ng isang pagtataya. Panuto, isulat ang letrang P kung ang patalastas ay halimbawa ng paunawa, B naman kung babala at A kung anunsyo. 5 segundo para sa pagsagot sa bawat bilang. Bilang isa, sa inyong palagay, anong halimbawa ng patalastas ang nasa larawan? P, B o A? 5 segundo. Mahusay, ang tamang sagot ay letrang B. Ang larawan ay nagbibigay babala sa mga motorista na gumagamit ng RFID lanes na wala namang RFID na sticker. Bilang dalawa, ano halimbawa ng patalastas ang nasa larawan? P, B o A? 5 segundo. Tumpak, ang tamang sagot ay letrang P. Ang nasa larawan ay halimbawa ng isang paunawa hinggil sa patuloy na pagsunod sa minimum health standards. Bilang tatlo, anong halimbawa ng patalastas ang nasa larawan? P, B o A? 5 segundo. Magaling! Ang tamang sagot ay letrang A. Ang nasa larawan ay halimbawa ng isang anunsyo para sa gaganaping misa sa hating gabi ng Pasko ng Pagsilang. Bilang apat, anong halimbawa ng patalastas ang nasa larawan? P, B o A? 5 segundo.
Ang tamang sagot ay letrang B. Tama. Ang nasa larawan ay halimbawa ng isang simbolong larawan ng pagbababala. At huling item, anong halimbawa ng patalastas ang nasa larawan? P, B, O, A. 5 segundo. Mahusay, ang tamang sagot ay letrang A. Ang nasa larawan ay halimbawa ng isang anunsyo para sa isa sa gawang libreng microchipping at bakuna para kay bantay. Mahusay ang bawat isa. Balikan natin muli ang pinakamahalagang kasanayang pagkatuto na dapat niyong natamo sa araw na ito. Una, naililista ang mga katawagang teknikal kaugnay ng napiling anyo. At ikalawa, nalalaman ang kahulugan, katangian at mga halimbawa ng paunawa, babala at anunsyo. Binabati ko ang lahat sapagkat matagumpay na naman nating naitawid ang aralin sa araw na ito. Muli, ako si Ginang na nagpapaalalang natanggap na natin ang pinakamahalagang anunsyo na mababasa natin sa ating buhay. Ito ay isinaad sa John 4:6. Jesus said, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." Muli, magandang umaga at ang bawat isa. Hanggang sa susunod nating pagkikita.